Lahat tayo ay dumaan sa pagkabata. Naglalaro sa labas kasama ng mga kaibigan natin. Pero paano kung ang kalaro mo dati ay sadyang kakaiba? Tahimik lang ako at madalas mapag-isa. Hindi ako mahilig maglaro sa labas kagaya ng ibang mga bata. Akala nga nila mama, may diferensya ako. Kapag tinatanong kasi nila ako, tinititigan ko lang sila sa mga mata na para bang tagos sa kanilang mga kaluluwa. Nagbago iyon nang lumipat kami ng bahay. Minsan kakain na kami ng tanghalian, pinuntahan ako ni mama sa may likod bahay. Narinig niya na tumatawa ko, tila ba may kausap. Masaya siya noon sa pag-aakalang, sa wakas ay nakipaglaro na rin ang anak niya sa ibang mga bata. Pero laking gulat niya nang makita akong nagsasalitang mag-isa. Emily, sino yung kausap mo? Natatandaan ko pa nung mga oras na yon. Muli kong tinitigan si mama, imbis na sumagot. Hinawakan niya ang mga kamay ko, saka kami nagtungo sa hapagkainan para kumain. Ang hindi niya alam ay kasunod lang namin si Frida. Frida, yun ang pangalan niya. Isang batang tulad ko, pero butas ang mga mata. Ang sabi niya sa akin, may nangyari raw masama kaya siya nagkaganon. Ayaw na raw niyang pag-usapan kasi nalulungkot lang siya. Ilang taon din kami naglaro ni Frida. Habulan, mataya-taya, nanay-tatay, at ang pinakapaborito namin, ang tagu-taguan. Doon sa likod bahay, malapit sa puno ng mangga, doon madalas magtago si Frida. Natatandaan ko pa, minsan kahit anong hanap ko ay hindi ko siya makita. Tapos, bigla na lang siyang nilitaw sa harapan ko na tumatawa. Ano sa palagay mo? Dali na kaya natin si Emily sa espesyalista. Natatakot ako, Romel. Kung yan ang makakabuti para kay Emily, gawin natin. Araw ng Martes, nakabibingi ang katahimikan sa loob ng aming sasakyan. Panayan tingin ni Mama sa aking ama na abala naman sa pagmamaneho. Ako si Dr. Tess. Kamusta ka? Tinala ko ng babae sa kanyang opisina. Marami siyang mga katanungan. May mga litratong ipinakita sa akin. May mga pinasulat at pinadrawing. Pagkatapos ay dinala ako sa isang kwartong punong-puno ng laruan. Wala naman po ako nakikitang mali kay Emily. In fact, mataas ang cognitive level niya for her age. I highly suggest to expose her sa mga batang ka-age niya. Spend more time with her. Dalhin niyo siya sa mga family gatherings. Give her time and eventually, she will blossom and be out of her shell. Ganoon nga ang ginawa nila mama. Inimbitahan nila yung pinaka-close ko na kaklase sa bahay. Simula noon, ay madalas na siyang bumibisita sa bahay para makipaglaro. Pero hindi ito nagustuhan ni Frida. Nakita kong nakasimangot siya habang nakapamewang. Isang hapon, habang naglalaro kami ng mataya-taya, ay itinulak niya ang kaklase ko kaya nasubsob ito sa lupa. Umiiyak siyang tumakbo at nagsumbong sa mama niya. Siyempre, wala namang ibang tao doon kung hindi kaming dalawa lang. Kaya ako ang napagbintangan. Wala akong nagawa kung hindi humingi ng sorry kahit na alam kong hindi ako ang tumulak sa kanya. Doon ako umpisang nagalit kay Frida. Dahil sa kanya, kaya ako napagalitan nila mama. Pasensya ka na.
Pinatawad ko si Frida. Muli kami naglaro pero naulit na naman ang pangyayaring iyon. Sinakta naman niya yung pinsan kong dumalaw sa amin. Inamin ko na ang totoo kay Mama. Hindi naman patas na ako ang napapagalitan sa hindi ko naman kasalanan. Siyempre, hindi sila naniwala sa akin. Muli akong nanumbalik sa dati. Tahimik at hindi nagsasalita. Hindi ko na rin kinakausap si Frida. Ayoko nang makipaglaro sa kanya dahil masama siya. Kitang-kita ko ang pagsimangot ni Frida. Nagalit ito sa kapadabog na umalis. Kinagabihan, hindi raw ako lumabas sa kwarto kaya pinuntahan ako ni Mama. Nagulat siya dahil inaapoy ako ng lagnat. Tirik ang dalawang mga mata na nakangiti sa kanya. Agad niyang tinawag si Papa. Ayon sa kanila, sabay-sabay na nagkalabugan ang mga pinto at bintana. Maya-maya pa ay isa-isang pumutok ang mga ilaw sa bahay. Anong nangyayari, Romel? Hindi ko alam pero sa tingin ko may masamang elemento sa bahay na to. Kailangan maalis natin dito si Emily. Dinala ako sa bahay ng tito ko. Ikinuwento nila ang lahat na nangyari. Nagdesisyon silang tawagan yung pastor nila. Sinabi nila Mama na simula nung lumipat kami ng bahay ay madalas nila ako nakikitang nagsasalitang mag-isa. Tumatakbo at tumatawa pero walang kasama. Ang sabi sa kanila ay sinasapian daw ako ng masamang espiritu na nagpapanggap na kaibigan ko. Ipinagdasal nila ako buong gabi. Ang sabi ni Mama ay panay daw piglas ko saka tumatawa. Ang labis nilang ikinabahala ay nung nagsimula ng mag-ibang boses ko. May paulit-ulit daw akong binabanggit na pangalan. Frida. Matapos ang halos isang oras ng pakikipaglaban, ay unti-unti na rin bumuti ang aking lagay. Nanatili ako sa bahay nila tito, samantalang pinuntahan naman nila Papa ang bahay kasama yung pastor. Pinabless nila yung buong bahay para masigurong wala na yung masamang espiritu. Pagkatapos nun, napag-alaman nila Papa ang kasaysayan ng bahay na nilapatan namin. May malagim na krimeng naganap taong 1976 sa bahay na yon. Ayon sa mga impormasyong kanyang nakalap, may isang mag-asawa na may isang anak na babae. Dahil lango sa ipinagbabawal na gamot ang ama, pinatay niya ang asawa saka binalingan ng anak na umiiyak sa nasaksihan. Tinusok niya ang mga mata nito saka pinatay. Matapos mapagtanto ang nagawa, nagpakamatay din yung ama. Ilang taong ding nabakante yung bahay bago na ibenta at may tumira. Ilang mga hindi maipaliwanag at nakakakilabot na karanasan ang nagpapaalis sa mga naupa hanggang mabili ito nila Papa sa murang halaga. Totoo nga ang mga sabi-sabi. Kapag masyadong mura ang presyo para sa isang malaking bahay, dapat ka ngang magduda. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ay bumalik din kami sa bahay. Hindi ko na ulit nakita si Frida pagkatapos noon. Ipinagdasal namin siya at ipinagtirik ng kandila. Ilang taon na rin ang lumipas. Nasa kolehiyo na ako at malapit nang magtapos. Aaminin kong may mga pagkakataong pakiramdam ko ay hindi ako nag-iisa. Para bang may laging nakatingin at nakabantay sa akin. Pero hindi na ako natatakot dahil alam kong mas makapangyarihan ng Diyos kesa sa kanila.
Emily, dali tayo. Pagbilang kong sampu, nakatago ka na. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Marami pong salamat sa pagsama niyo po sa amin dito po sa ating pangalawang kwento sa Guni-Guni PH Halloween 2021. Sana po ay mapakinggan niyo rin po ang ating unang kwento, Ang Aswang at Mangkukulam. Abangan niyo rin po ang Season 3, Episode 35 ng Ang Palengke ng Mga Aswang mamaya. Kung hindi ka pala ka-subscribe sa ating mga channels, don't forget to click the subscribe button and hit that notification bell on para updated po kayo sa bawat kwento. Magkita-kita po tayo mamaya.